Ah, Chris. Pasensya ka eh, ah. Pero sayang. Alam mo kung ba't ako nang hininayang sa'yo? Ikaw eh, hindi ko maintindihan na. Lord! Matagalin mo kaya ang buhay pa nitong babaeng ito. Oh. Alam mo, Chris, sa totoo lang, hindi ko maintindihan sa'yo kung anong klase kang, anong klaseng babae ka. Totoo lang. Ikaw, sinasabi mo, may pinag-aralan kayo. May taas ang pinag-aralan nyo. Nag-aral pa kayo sa Amerika eh, kung saan-saan eh. Ay, hindi ko lang maintindihan kung ano ang pinag-aralan nyo si abroad. Ano yung anong pinag-aralan nyo doon? Yung manira kayo ng inyong kapwa-tao? Yung manira kayo sa kawalanghiyan? Yun, pangit yun, Chris. Tsaka ito nga pala, nagpunta ka sa Tarlac. Pusin mo. Punta ka sa Tarlac, ang hinahina ng katawan mo. Hindi ko nga maintindihan ko yung mayroong pang... Baka ayaw ko ha. Sana naman eh. Huwag naman. Lord, bigyan mo ng buhay pa sa Chris para lalong gumaling ang bunganga sa pananalita. Gaano katindi yung salitaan mo doon yung tao sa inyong lugar? Walang utang na loob sa inyo. Bakit? Ano ba ginawa niyo sa mga tao doon? Pinayaman niyo? O mismong anak ni Mayor. Nakalimutan ko yung apelyido ni Mayor eh. Yung anak niya eh. Nakalimutan ko, nasa abroad. Walang utang na loob sa inyo yung mga tao na yun. Si kayo ang may utang na loob sa kanila dahil kayo sapul sa iyong ina, sa iyong ama, hanggang sa iyong kuya. Tumutulong sila. Ayun, utang na loob naman nga nila sa iyo. Kung magsalita kay para kang malapit ka na, Chris eh. Hindi ka ba naawa sa sarili ko? Sa sarili mo? Nakakaawa ka. Napanood kita eh. Alam mo kung bakit? Ba't kita napanood ko kayo? Si Bongbong Marcos, dinalaw ka. Dinalang ka pa ng doktor. Ano sasabihin mong ang mga tao yung sinisira nyo eh? Mga ano? Mga walang utang na loob. Kung si BBM lang ay may galit sa mga Aquino, sino ka para dalhan ka pa ng doktor at dalawin ka? Oh, sino kayo? Eh kayo ang naninira sa mga Marcoses. Oh, tapos sa magmamayabang ka pa? Huwag na, Chris. Eh, alam mo, sabi ko nga, sana mabuhay pa itong batang ito at matauhan. Mag-iisa ka na lang, ha? Saan ka ni Ninoy? Mag-iisa na lang ako. Ha? Well, anin ko yung kapatid mong babae. Hindi ko ba, matanda sa iyo yung kapatid mong babae. Kita mo ba nakikialam yung kapatid mong babae kita? Hindi. Sa anong dahilan? Eh, yun ang tao. Yung ate mo. May pagka siguro eh, mayroong puso. Eh, ikaw eh, alam ba puso mo? Tapos hindi, ang masakit pa sa iyo, Chris, ganito eh. Huwag mong ibilad ang sarili mo pagkababae. Ha? Binibilad mo pagkatao mo. Walang hiya ka. Kung sino-sinong lalaki ang naging karelasyon mo. Diba? Ay, daig mo pa ako ah. Ikalalaki kong tao eh. Nabagay, marami akong asawa. Inaasawa, hindi yung asawa. Inaasawa lang. Eh, ikaw? Eh, masahol ka pa yata sa hindi ko maintindihan eh. Huwag naman iha. Uy, huwag ka magsasalita ng ganun. Sis Mariano, garabong ka naman. Ang sarili mo, ang intindihin mo na lang. Nakita kita sa Facebook eh. Halos butot balat ka na eh. Tapos kung magsalita ka, hindi ka ba nahawa sa sarili mo? Magdasal ka. Lord, sana Lord. Kunin na ako. Alisin mo na ako dito at nabuburyong na ako. Ganun. Eh, ganyan. Baka naman ang hinihiling mo, Lord. Patagalin mo pa ako para marami ako sisiraing tao. Yun. O, ganun ba yun ang gusto mo mangyari sa buhay mo? Hindi ka ba naawa? O, naawa ka sa sarili mo, Chris. O, naawa ako sa iyo. Baka kala mo. Ang masakit lang sa iyo eh. Wala ka kwinta-kwinta. Tapos, tuusin mo, hindi mo pinakinggan yung nurse mo. Mabuti lang. Talagang siguro, ika nga kasabihan nga ng matatanda nung araw ng mga lola na, ang masamang damo, matagal sa serbisyo. Baka ganun ka. Pero hindi, nakakaawa ka eh. Hindi ba, napanood ko ito sa YouTube. Tinanggihan ka na sa Amerika. Hindi na kaya tanggapin ng mga gamot ang katawan mo. Oh, hindi ka ba naawa sa sarili mo? Tapos ngayon, nagmamayabang ka pa.
susmaryosit mababatang ito eh. Mawa ka sa sarili mo! Hindi yung... Puro paninira ang ginagawa ninyo eh. Di ba kayo naawa sa buhay ninyo? Oh, wala na ang tatay mo. Wala na nanay mo. Wala na kuya mo. O ikaw na lang natitira. O may daan titira pa. Hindi ko malaman kung ilan pa yung natitira. O pero kayo. O kayong apat. Puro kayo pa nilalait. Puro kayo kawalang hiyan. O. Tapos sasabihin mong ganung ganito. Mawa ka sa sarili mo anak. Tanda mo yan. Ako'y naawa sa'yo eh. Nakita kita sa Facebook eh. Butot malapit. Mabuti nga, may laman ka pa eh. E paano kung nakikita ka ni Kalansay ka na, tapos yung nagsasalita ka pa, sus, Ginoo, baka ako manghilabot ah. May mayroon pala nagsasalita ang Kalansay na. Oh, di ka ba naano sa sarili mo? Mahawa ka sa sarili mo, bata. Eh, ako, naano ako eh. Ako, wala akong sinasabi sa angkan mo. Kaya lamang ako nagsasalita dahil sa bunganga mo. O ginagantihan ko lang kayo. Kayo ang mga salitaan nyo eh, puro magnanakaw ang Marcos. Mamamatay ang Marcos. Diktador ang Marcos. Sino ba ang diktador? Di ba ang nanay mo? Oh, bakit? Lahat ng property ng mga ng Pilipinas eh, pinagbintal-bintal ng nanay mo ah. Oh. Tapos sasabihin mo, magnanakaw ang Marcos. Sa saan ang pinagbintahan ng property ng Pilipinas sa ibang bansa na pinagbili ng magulang mo? Ginamit ba niya ito sa Pilipinas? Wala! Ikaw nagkabaon-baon na sa utang ang Pilipinas eh. Gaano katindihan ng nanay mo na maging pangulo? 1 trillion at kalahati. Mahigit na 1 trillion. Trillion na lang, 1 trillion. Huwag na yung butal. O, si Marcos nung araw eh, 20 taon eh. 6 na bilyon lang ang ginagamit. Maraming napakinabangan ang Pilipino. Pati ikaw, nagagamit mo na rin. Oh, saan ka kaya kung nagpapagamot? Baka sa Philippine Heart Center. Sino nagpapagawa noon? Nanay mo ba? O hindi ba yung magnanakaw na si Marcos na sinasabi nyo? Lahat ng ginagamit nyo sa Pilipinas, lahat yan, product, lahat yan, paggawa ni Marcos. Oh, kayo ba, ano na paggawa nyo? Sa nanay mo, ano na paggawa ng nanay mo? Yung revolto ng tatay mo, lahat ng kanto sa Manila, pinalagyan ng revolto? Bakit naging hero ba ang tatay mo? Kailan may hindi naging hero ang tatay mo dahil hindi naging sundalo ang ama mo. Ang tinatawag lang na bayani, yung sundalo. Lumalaban sa mga siraulong mga ano tao. Yun ang bayani. Yung tatay mo, nagpakamatay sa sarili niya. Oh, nanay mo, naging presidente. Kuya mo, naging presidente. Nakasurba ninyo ang kaso ng tatay niyo. Wala. Sa anong dahilan? Alam ninyo ang nangyari. Alam ng magulang mo, alam ng kuya mo, alam ng kaangkan mo kung sino. O hindi nyo masabi. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Eh, ang mabigat kasi sa inyo, bintang kayo ng bintang. Ha? Puro kayo. Lahat, kawalang niyan. Pero lahat ng tao na yung sinasabi nyo na si Raulo at magnanakaw, mamamatay tao, pero pinakikinabangan nyo. Pinakikinabangan nyo ang kanyang pinagawa. Mainit. Yun lang masahal ko sa inyo. Kaya, wag naman. Wag naman ganun. Kasi, nakakaawa eh. At saka, hindi na nyo mauuto ang Pilipino. Maniwala kayo sa akin. Hindi na nyo mauuto. Alam mo kung bakit? Gising na eh. Kita mo yung parada ni BBM sa Cotabato. Ang tingin ko nga eh, bato ang binato kay ano eh, kay BBM eh. Yung pala, puro bulaklak. Roses, ha? Roses ahead, my love. Ganun yun. Ganun ka. Ganun ka professional. Si BBM. Tosin mo, bumabagyo na. Lakas ng ulan. Oh. Sumasalimpad ang bulaklak doon sa entablado. Oh, basa na si BBM, ha? Naka-jacket eh. Pati mga tao, nakapayong pero hindi nalis. Ganon kamahal ng tao ang mga Marcoses. Tapos sasabihin nyo, kayo lang naman ang sumisira eh. At unang-una sa lahat, yung pagsisira nyo, lalong lumalakas ang Marcos. Yes. Sa anong dahilan? Kasi, nagising, nauntog ang ulo eh, nauntog. Ay nung mauntog, hindi bumukol.
ang buksan yung utak. Hindi kagaya nyo.